Good morning mga kagrasa. Meron naman kaming dudukuting makina ngayon for HF1. So ang problema nito mga kagrasa is blue buy na. Mausok na yung dipstick niya, malakas na. Kahit malamig pa siya, mausok na talaga siya. So ang titignan kagad natin dito kagrasa yung mag-asawa, no? Yung liner tsaka piston ring. Diyan lang naman eh. Sila lang naman. Silang dalawa lang naman. Meron nga palang nangungulit sa amin dito. Nasaan na yun? Saan na? Ayan, no? Ito yung nangungulit sa amin dito. O, magkano? 30 mil? Gano'n na yan? 30 na lang? 30 mil? Di na, ano? Mahal na yun, ano? Puro lang sinampot ay pa. Ay, si Kuya, oh. Oh, shout out, Kuya! Yan, oh. Halika dito. Kulong ka muna dito. Eto, binibenta to dati. 15, ano? Ngayon, di na kaya ng 15 to. Napakabait nitong asun to. Napaka, ano? Pakaharot. Binibenta pa ba ni Kuya to? Hindi na. Nag-aalaga eh. Eh, dati binibenta niya to 15 eh. 15 ba kayo dati? Nangahalik. Nangahalik ka. Eto, magkano to? Papayat eh. So ayan, balik tayo. Bubunutin namin tong liner, yung piston, para makita natin kung gaano na ba kalaki ang clearance ng piston ring niya, yung gap niya. So, maya po mga grasa, watch out na lang po. Ayan, galing mo, kusay o. Yan lang. Okay, sumama yung liner eh. Ayan, dito na o. Kakamay na lang. Ganda pa yung ano niya, journal niya. Ayan, mga grasa, no? Piston ring, no? Ang naging problema niya, no? Tsaka yung liner natin, meron na rin siyang leeg. Ayan, to, may liner pa to. So, sukatin natin tong laki ng gap niya. Saan, laki na mga grasa, no? Kasya na mga apat na failure gauge na makakapal. Ayan, so kaya labas na yung usok niyan. Lusutan na talaga ang usok niyan. Kahit magkasaliwa pa sila ng second ring niya. Kasi kunwari, dyan ang first ring mo. Dito yung second ring mo. Lulusot at lulusot na kasi ang laki na, oh. Laki na ng clearance. So, yan. Kaya nagkakausok yung ating mga dipstick. Ang ating takip, no? Kasi dahil dyan, sa laki na ng siwang nito, yung compression niya lumulusot na sa baba. Pababa na. Papunta na sa baba yung compression. So, kaya matalsik dito. Nagkakausok dito sa ating dipstick. Dito. Nasaan na yung dipstick, tinanggal na. So, yan. Yan ang cause ng blue buy natin. No? Lumalaki yung piston ring gap niya. Kaya ang gagawing trabaho nito mga grasa is magpapalit tayo ng piston ring. 25 ang gagamitin natin kahit bago yung ating liner. Kasi ang mga gantong uri ng makina, based on my experience, pag nagkabit ka ng standard, hindi accurate yung laki ng siwang niya. Dapat ang siwang niya ay ganyan lang. Yan. Dito. Yan, dapat ang siwang niya ay ganyan lang. Ganyan, maliit. Hindi ganyan. G
So yan lang po mga grasa. Tabayanan po natin, no, pagkatapos ng sasakyan to, no. Tsaka ano yung mga ating gagawin sa makinan to para maayos natin yung kanyang problema. Ayan mga grasa, no, dumating na yung ating pyesa, no. Itong size ng piston ring nito is 0.25, no, oversized na siya. Dahil hindi tayo nagpalit ng mga liner niya, so gagamit tayo ng oversized na piston ring. So ang gagamitin natin yung mga grasa, ito yung mini grinder, no, nabili natin sa Shopee. So napakadaling gamitin, napakahandy, tsaka hindi siya masyadong maingay, hindi nakakabulaho sa mga kapitbahay natin na pag gumagawa tayo, walang naiingayan. Mahinang-mahina lang yung tunog niya. So, yan mga grasa, maghahasa tayo, tapos papakita ko sa inyo kung anong size ang gagamitin natin at anong clearance nung pinakagap niya. Sige po. Sa bago natin hasain yung piston ring, kailangan sigurado tayong tama siya. Kasi itong sa 4HF1, dalawang klase ang type ng piston ring niya. So, may tapered. Ito, tapered tong nakakabit. Tsaka, meron siyang straight. Kasi mamaya, baka hinasa na natin, tapos hindi pala siya nag-match. So, hindi na natin pwedeng ibalik yun sa auto supply. Ay hindi naman biro ang presyo nito mga grasa. Nasa 2 plus to, mga 2.8 tong piston ring na to, no. So ingat tayo bago tayo magkabit, bago tayo maghasa para iwas hassle sa trabaho natin. So ayun mga grasa, no, nahasa na natin, ano. So ito yung clearance siya, no. Gumamit tayo ng pillar gauge na 0.006 mm, no. Ito yung clearance niya, oh. Sukati natin. Ayan. So, pasok siya. So, ayan. So, ayan ang clearance na ibibigay natin sa gantong makina, no. 4HF1, no. Ayan. So, ayan ang clearance niya. Check natin mabuti. Ayan. So, yan ang clearance na binigay natin. So, ito naman yung clearance nung blue buy. So, tingnan nyo yung laki. Yung diferensya nila. So, ayan. Laki ng diferensya. Ito yung sa baba, yan na yung clearance niya. Ito naman yung sa taas, kaya tayo nagpalit ng piston ring. So, laki ng diferensya, ano. So, lusutan na talaga ng langis dito. So, ito yung clearance na binigay natin. Yan, ganyan na kalit. Ito yung sa luma. Ito yung sa yung bago natin. So, ayan lang mga grasa. Ayan lang yung size na binigay natin, ano. So, ayan mga grasa. Malapit na naming matapos, no. Konti na lang. So, mamaya-maya, mga 5 minutes baka mapa-under natin to, no. So ayan mga grasa, mandar na, no. Medyo ogi na bina kami kasi sira yung primer pump niya. So, nagbaklas pa kami sa kabila para ma-testing namin. Yan, okay na. Kailangan palitan ng primer pump. Nag-stack niya yung primer pump niya, hindi na gumagana. Kaya hindi na umiigop ng diesel.
pinakagandahan, no? Pagka makuha mo yung tamang sukat ng clearance ng piston ring niya, wala talaga siyang kausok-usok, no? Kahit uminit yung tayo ito, no? Kahit uminit pa, hindi talaga magkakausok yun. Kasi nabigyan natin siya ng tamang sukat. So, yan lang naman po mga grasa, no? Kung meron kayong natutunan sa video ng ito, okay, meron kayong gustong itanong, comment na lang po kayo sa comment box natin mga grasa. Salamat po, salamat.